Hello guys, welcome to our YouTube channel, JB Mandarid lang ako ulit. So, dahil ECQ nga, naisipan ko gumawa ng weekend for content. Ang content nga pala natin ngayong araw is The Man of Tored. So, siguro narinig nyo na itong The Man of Tored, no? Sa iba't ibang klaseng platform, sa iba't ibang klaseng YouTube channel. So, samahan nyo ang talakayin natin ngayon itong The Man of Tored. Kung hindi ka naman busy, pakihit naman yung subscribe button dyan sa gilid natin. Tapos hit mo na rin yung notification bell para like and update sa mga darating natin video. Lagi ako gumagawa ng iba't ibang klaseng video katulad ng motovlogging, food vlogging, katulad itong mystery content. So kung gusto mo yung mga ganitong content, pakisubscribe naman dyan, pati hit mo na rin yung notification bell below para lagi kang updated sa mga darating natin video. So, let's go. Umpisahan na natin talakayin itong The Man of Tored. Let's go! So, ayun na nga guys, no? Yung The Man of Tored, isang lalaki siya na galing siyang Tored, which is 1,000 years na raw nag-e-exist sa mundo. So, from Tored, bumiyahe siya papuntang Japan. Nung nasa Japan na siya noong July 1954, sa Haneda Airport, Tokyo, Japan, based to the dito sa info natin na historic mystery, no? Ay pinukuhanan natin ng info, guys. Bumiyahe siya from Tored to Japan noong 1954 sa Haneda Airport, Japan. So, syempre, pagbaba niya ng airport, guys, hinarang na siya ng mga custom official. Syempre, ano ba unang gagawin sa'yo dyan pag nasa custom official ka? Hihingan ka agad ng validity ng pagkakakilala mo. Baka kasi isipin nila, baka kriminal ka, baka takas ka lang na bilanggo, tapos pumunta ka ng ibang bansa para matakasan mo yung kasalanang ginawa mo. So, hiningi nila yung mga number one rule na kailangan. Siyempre, ano-ano ba yun? Valid ID, passport, mga picture, or anything na documents na magpapakilalang legitimate na malinis siyang tao para mag-travel dun sa Japan noong 1954 na, ano? Ang nakakapagtaka dito, guys, habang pinapakita niya yung passport niya, meron naman siyang totoong passport talaga na pinapakita, na talagang legit na passport na naka-indicate doon na sa iba't ibang klaseng bansa na nga siya nakapunta, no? Ngayon, itong dalawang custom official natin nagtataka. Sabi kasi nung custom official, bakit ganito yung passport mo? Saan bansa ba ito galing? So nagkaroon na sila ng pagtatalo. Uminit na yung magkabilang panig. Pinapaliwanag nitong lalaki na galing sa Tored na ipinipili niya sa dalawang custom official na galing nga siya sa bansang Tored. So nagtataka yung dalawang custom officer kasi wala sa mapa. Wala sa mapa yung sinasabi niyang bansang Tored. So ginawa ng isang custom officer, pumunta siya dun sa opisina nila, kumuha siya ng mapa ng world map. Tinuro ngayon ng isang world of binigay ngayon ng isang officer doon sa lalaki na galing nga sa Tored, The Man of Tored. Sabi, ituro mo dito, nasan ba dito yung bansa mo, banda. So according dito sa Historic Mystery Channel, Mysteries Channel, no. Pagkabigay nung custom official doon sa lalaki na galing sa Man of Tored, tinuturo nung official dun sa lalaki, saan dito banda? Nasa European country ka ba? Nasa Asia ka ba? Saan dito? Pwede mo bang ituro? Nasa Africa ka ba? Tinuro nga nung lalaki na galing sa Tored na nandito ako sa gitna ng pagitan ng Espanya at ng France. Nasa pagitan yung bansa niya, nasa taas ang France, tapos yung sinasabi niyang Tored, tapos yung Spain or Espanya ngayon, no? Na sinasabi niya na 1,000 years na nga siya nag-i-exist, or yung bansa niya 1,000 years nang nag-i-exist sa mapa. Nagtataka siya bakit iba yung pangalan na nakalagay dun sa world map na gamit nitong custom officer, no? So sabi dito, guys, he say from Tored, concerned about the possibility of facing a trafficker and or smuggler. Napagkamalan siyang trafficker o baka nag-i-smuggle lang siya ng kontrabando, drugs. So, after nun, syempre sumakit na yung ulo ng mga officer. Sabi ganun, ang hirap paniwalaan yan, pwede bang i-hold ka muna namin? Pinakausapan nila sa magandang pananalita na kung pwedeng i-hold muna para ma-verify nila kung meron bang bansa talagang Tored or authentic ba talaga yung
gamit niyang info kasi meron naman siyang ID. Yung postura naman niya para siyang Amerikana. So bago nila i-deploy sa hotel, yung sinasabi nilang the man of Tauret, tinanong muna nung huling officer, no, nung custom officer, ano bang pake mo dito sa bansa namin sa Japan? So sa madaling salita na lang, hinold nga nila guys. Hinold nila yung lalaki. Sabi nila, pinakiusapan nila, baka pwedeng i-hold ka muna namin sa hotel, sagot naman namin yung hotel. Tapos kukunin namin yung documents mo para ma-verify lang kung totoo ka or wala kang ginawang kasalanan yung sa bansang pinanggalingan mo para matakasan mo lang. Pumayag naman yung lalaki kahit medyo nagkakainisan na sila kasi hindi na sila magkaintindihan dalawa dahil nga may business meeting nga dito. After nila dalhin yung lalaki sa hotel, yung binigay na info ng lalaki na hotel, nag-i-exist yun guys sa Japan. Nag-i-exist yun. So, kunyari, ganito ang nangyari. Sabi ng lalaki, dumating siya dun sa Haneda Airport ng Sunday. May meeting raw siya ng Wednesday. So, yung hotel na sinabi niya, totoong nag-i-exist dun sa Japan. So, ngayon, tinawagan ng isang custom officer yung hotel na yun. Tinanong nila kung meron bang lalaki na naka-appointment ng Wednesday para sa isang business meeting. So, nag-reply ngayon yung hotel dun sa isang custom officer. Sumagot na, sir, wala po. Wala po kami naka-reservation for meeting sa ganyang klaseng tao, sa ganyang klaseng tao na nanggaling sa ganyang bansa. So, lalo ngayon lumakas ang pagdududa ng dalawang custom officer na parang may mali na nangyayari dito. Parang may mali na. Hinold na nila. Dinala na nila sa hotel, guys. After nila dalit sa hotel, yung lalaki, kinuha nila yung mga documents para i-verify. Tapos yung documents na yon, guys, nilagay nila sa isang vault. Sa isang vault na sila lang yung may access. Tapos yung lalaki, nasa isang mataas na gusali. Let's say, nasa 7th floor. Tapos close window, mabuksan man siya, meron siyang bakal, may grills siya. So, hindi siya makakapag-attempt tumakas. Ganun ang isip ng mga Japanese noon eh. So, siguro iniisip nila, nasa mataas na floor to. Kung mag-attempt to tumakas sa bintana dadaan, ikaw mamatay niyo yun. So, doon nila nilagay sa pinakamataas na floor sa hotel. Siyempre, ganun naman, di ba? Parang na-hospital arrest ka lang. Lagi kang, kung nasa hospital ka, meron kang bantay ng isang pulis sa labas ng pintuan mo. Para kung sakaling lumabas ka, makuhold ka nila kagad. So, ngayon, nakakapagtaka dito, guys, no? Kinabukasan, nung balikan nila, yung lalaki na galing nga sa Man of Tauret, na sinasabi niya nasa gitna nga siya ng pagitan ng Spain at France. So, nung nire-review na nga nila yung mapa, tapos yung documents ng lalaki from the Man of Tauret, tinignan nga nila sa mapa, no? Yung sinasabi ng lalaki na nasa gitna siya ng France, pati Espanya, na sinasabi niyang galing siyang sa bansang Tauret, eh hindi Tauret, guys. Hindi Tauret. Which is, ang tawag dun sa bansang yon na tinuturo niya is Andorra. Isang maliit na bansa na nasa pagitan ng bansang France at bansang Espanya. So, nakakapagtaka yun, guys, no? Kayo, ano yung sa tingin niyo yung ibig sabihin ng ganung pangyayari noong 1954, ha, dito sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan? Nakakapagtaka yun para sa akin kasi. So, okay, mabalik tayo. After nun, kinabukasan, binalikan nila yung lalaki sa hotel. Doon nga sa hotel na pinagholdan nila, binigyan muna kasi nila yun ng kwarto para doon muna magpahinga, tapos kinuha nila yung documents. Binalikan nila yung lalaki doon. Nung balikan nila yung lalaki doon sa hotel, ang nakakapagtaka dito, pagbukas nila ng kwarto, wala na yung lalaki, guys. Wala na yung lalaki na hinarang nila sa airport na galing sa bansang Tauret. Which is, ang Tauret hindi nag-i-exist dito sa mundo natin or dito sa mapa natin dahil yung tinuturo niyang bansa niya na Tauret, ang tawag doon is Andorra, isang maliit na bayan na nasa pagitan ng France at Espanya. So ngayon, tinignan nila mula sa kwarto, sa CR, hindi nagalaw yung tuwalya o yung kama, wala man lang busot, walang ano doon, walang ebidensya na humiga siya, umupo siya, kahit yung CR, hindi niya binuksan yung tubig doon, walang bakas na merong nabasa doon, wala. As in, bigla na lang siya naglaho parang bula, no? Ay, doon sila nagtaka lahat. Nung balikan nila yung documents ng lalaki, doon sa safety vault nila, pati yun, guys, sabay na wala. So, anong ibig sabihin nun? Totoo bang nag-i-exist dito yung time travel na sinasabi ng ibang churi na meron raw talagang time travel dito sa atin, no? Kung ibabase naman natin kasi sa time travel, pwedeng dito sa panahon natin, hindi siya nag-i-exist, guys.
Pero sa kabilang panahon, nag-e-exist siya. Yung Andorra dito, natawag sa time travel natin ngayon, no? Sa universe natin, sa kanila, ang tawag doon, Tored. So, parang ganito yan. Kung dito, sa bansa na, dito sa time skip natin, kunyari ako, dito sa time skip natin, pinili ko, maging isang YouTuber, maging isang content creator. Pag doon sa time skip niya, baka hindi ako doon isang content creator. Baka doon, chef ako, baka tattoo artist ako doon, o baka nasa hospitality ako. Depende. Meron daw kasing sa isang pag-aaral, meron tayong iba't ibang klaseng time skip o time travel, parallel. Ako hindi ko alam guys kung totoong nag-exist yun ha. Hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala doon. Kung isa ka sa naniniwala doon, paki-comment naman dyan sa baba. Tapos bigyan mo ako ng isang jury na talagang totoong nag-exist ang time travel. Anyway, mabalik tayo dito no, sa The Man of Tored. Nung nawala nga yung lalaki na yon, wala na silang nakitang ebidensya. Until now guys, 2021 na. Wala na. So ano sa tingin nyo yung nangyari dun sa lalaki? Saan siya napunta? Anong nangyari sa kanya? Bumalik ba siya dun sa mundong pinag-i-exist niya? So guys, ayan muna yung topic natin for today, no? The Man of Tored. Kung nagustuhan mo nga yung gantong video na to guys, no? Pakihit naman yung subscribe button dyan. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa darating natin video. Maraming salamat. Goodbye!